Ano ang pang-uri at pang-abay? Ang pang-uri at pang-abay ay kapwa naglalarawan. Kung tayo ay makakita ng salita na naglalarawan, maaaring ito ay pang-uri o pang-abay. Ano ang kaibahan ng pang-uri sa pang-abay? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan o ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari at panghalip. Okay, ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Habang panghalip naman ay umahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop at pangyayari. Tulad ng siya, sila, kanila, kayo, tayo, inyo, ikaw at ako. Para sa limbawa, ang mag-aaral ni Ginang Santos ay matatalino. Ang nakapulang letra o salita ay tumutukoy sa pang-uri. Inilalarawan ng pang-uri na ang matatalino ay ang mag-aaral ni Ginang Santos. Paalala, inilalarawan ng pang-uri ang katangian ng mga mag-aaral ni Ginang Santos. Para sa ikalawang halimbawa, mahusay na bata si Ruth. Inilalarawan sa pang-uri ang katangian ng mag-aaral na si Ruth. Sa pangalimbawa, sila ay matatalinong mag-aaral ni Ginang Santos. Inilarawan ng pang-uri ang katangian ng mag-aaral ni Ginang Santos. Okay, sino yung matatalino? Ang matatalino ay ang mag-aaral ni Ginang Santos. So, ang pang-uri dito ay ang matatalino. Ano ang kaibahan ng pang-abay sa pang-uri? Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa o salitang kilos, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang abay ay naglalarawan sa pandiwa, iba pang pang-abay at pang-uri. Tandaan na ang pangdiwa ay ang mga salitang kilos o galaw. Pang-abay bilang naglalarawan sa pandiwa. Halimbawa, ang bata ay mabilis tumakbo. Ang mabilis ay tumutukoy sa pang-abay, habang at tumatakbo o tumakbo ay pandiwa. Kaya inilarawan ng pang-abay ang pandiwa. Nilalarawan na gaano tumakbo ang bata. Inilarawan ng pang-abay kung paano tumakbo ang bata. Tandaan na, ang naglalarawan sa pandiwa ay ang pang-abay. Isa pa, ang pagong ay mabagal maglakad. Ang pang-abay ay mabagal at ang pandiwa naman ay maglakad. Ang pandiwa ay isang salitang kilos o galaw, habang ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa. Gaano maglakad o paano maglakad ang pagong? Ito ay mabagal. Inilarawan ng pang-abay ang galaw ng pandiwa. Paalala, inilarawan ng pang-abay kung paano maglakad ang pagong. Pang-abay bilang naglalarawan sa pang-uri. Halimbawa, ang aking kaibigan na si Tony ay tunay na maaasahan. Ang pang-abay ay tunay. Ang pang-uri naman ay maaasahan. Inilarawan dito na tunay na maaasahan si Tony. Isa pang halimbawa, ang mga tindang isda halos bulok na.
Ang pang-abay ay halos. Ang pang-uri ay bulok. Nilalarawan dito kung gaano kabulok ang isda na tinda. Isa pang panghalimbawa. Sa loob ng 5 taon, medyo malaki ang pinagbago ng aming lugar. Ang pang-abay ay medyo, ang pang-uri naman ay malaki. Sa isa pa nating kawa. Para ating lubos na makuha ang mga pagkakaiba ng pang-uri at mang-abay, tayo tutungo sa magsanay tayo. Panuto, tukuyin ko ang mga salitang panlarawan ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay. Okay, para sa unang katanungan, malakas ang apoy na tumupok sa mga kabahayan. Okay, ang naglalarawan na salita ay malakas. Ano kaya ito? Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tingnan natin. Ano kayong tamang sagot? Subukan mo nga. Tamang sagot ay pang-uri. Inilarawan ng malakas ang apoy. Ang apoy ay isang halimbawa ng pangalan. Number 2. Mabilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa NCR. Ang mabilis ay ang salitang naglalarawan. Ano naman ito? Ano klaseng salitang naglalarawan ang mabilis sa pangungusap? A. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Okay. Inilarawan ng mabilis ang pagtaas. Tandaan natin, ang pagtaas ay isang halimbawa ng pandiwa, pagkat ito ay salitang kilos. So, ang tamang sagot ay pang-abay. Ikatlong bilang. Ubod ng tamis ang mangga na binili ni Mama sa Divisoria. Ang ubod ng ay ang ating salitang naglalarawan. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tingnan natin ang sagot. Pang-uri ba? Hindi. Ang tamang sagot ay pang-abay. Ika-apat na katanungan. Takot na nagsilikas ang mga nakatira sa baybay dahil sa banta ng tsunami. Ang salitang naglarawan ay takot. Ano kaya ito? Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Ang salitang naglarawan ay isang... Tingnan natin. Pang-abay. Okay, ang tama sagot ay pang-abay. Okay, number 5. Maasim ang tinda ng mangga ni Aling Nena. Ang salitang naglarawan ay maasim. Ano kaya klase ang salitang maasim na naglalarawan? Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tingnan natin ang sagot. Ang tamang sagot ay pang-uri. Inilarawan na maasim ang tinda. At ang tinda naman ay isang halimbawa ng pangalan. Okay, tandaan na ang pang-abay at pang-uri ay kapwa salitang naglalarawan. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Habang ang pang-uri naman ay naglalarawan sa tao, bagay, lugar o pangyayari. Okay, maraming salamat.